karma ang kabayan, si Kuya Pongpo. Ang isi-share ko nga pala ngayon, yung nangyari kahapon. Doon sa workshop, nagbibideo ko. Nakatutok lang sa akin yung camera habang may ginagawa ako. Hindi ko na malayan, marami na pala yung mga nasa likuran ko. Kaya hindi na rin ako makapagkaila dahil nakatutok sa akin yung cellphone. Kaya alam nila kung ano yung ginagawa ko. Panoorin po natin. Magandang araw mga kabayan, si Kuya Bongpo. Ito nga pala bagong dating, ang problema nito, service lang naman. Kaya lang may nakalagay din na general check. Ganun kasi dito pagka may ipapasok na sasakyan, lagi may nakalagay niya na general check. Kung ano yung mapansin namin na dapat gawin na, ginagawa na rin namin. Yan dapat yung due for service niya. Dinala kasi sa mission to, kaya umabot ng ganito. Pagkatapos ng service niya, tiningnan ko na rin yung mga pang-inatim. Napansin ko yung sa preno niya, maninipis na. Kaya nag-order na rin ako ng brake pad saka ng brake shoe. Ang isa pang problema, nung papalitan ko na ng brake pad sa harap, yung isang caliper, stuck yung isang piston. Kaya kailangan tanggalin na rin yung brake caliper na yon. Yung kabilang side okay naman. Christine, you have only mandasi? Yes. No eggs? No eggs. Why? Well, this how much? One is 200. One is 200? Okay, give me 3 pieces. Masipag yang si Christine. Yan yung kapitbahay ni Onek. I'm saying you're the neighbor of Onek. Eto na yung brake caliper. Wala namang kailangan palitang pyesa dito. Lilinisin lang yan. Apat yung piston niya. Ito yung mahigpit. Ito, at saka yung dalawa na yan, mga gumagalaw yan. Ito lang talaga yung mahigpit. Tinanggal ko na yung goma. Ayan ang itsura niya. Itong isa malinis na malinis. Itong isa, puro kalawang talaga. Kaya mahigpit na eh. Pero pwede pa yan. Lilinisin lang yan. Itong isa madali lang natanggal. Oh. Maluwag kasi ito eh. Gumagalaw ito kangina. Ito yung talagang mahigpit. Mahigpit talaga. Oh. Mahigpit talaga. Kailangan ito, mababaran muna ng brake fluid. Why not on your channel? I wish him all the luck around the world, and I know that he's super professional of what he's doing. So I am so glad to be the first time on his YouTube channel. Okay, thank you, brother. Tuloy lang sa ginagawa natin. Ito naman tatanggalin ko. Ito maluwag lang. Oh. Pati itong isa na to. Maluwag lang din yan.
Ito lang talaga yung sobrang hipit. Ayaw talaga. Nilinisan ko yung part na may kalawang at saka ko binabara ng brake fluid. Saka ko ipapasok uli yan para malubricate yung part na may kalawang sa loob. Makapal na pala talaga yung kalawang. Ito, malinis pa. Itong part na to siguro yung laging nabababad sa tubig. Pero pwede pa yan. Lilinisin lang yan. Ito na yung itsura niya nung malinisan. No? Pwede na yan. Ito yung kabilang side. I-check natin ngayon yung piston kung okay na. Maluwag na. Oh. Wala pa nga palang goma yan, kaya sobrang luwag. Pag may goma na, sisikip na yan. Pala yung nangyari kahapon. Ang talagang topic ko nga pala dyan, para sa automotive lang, yung pag may ganyan trouble, may napansin ng sira, dapat gawin na rin. Meron kasing ibang mga mekaniko na kapag ang problema, palit lang ng brake pads. Kahit mahigpit na yung piston, pinipilit lang nilang ipasok basta matapos lang yung pinapagawa sa nila. Dito sa amin, hindi pwede yung ganun. Pagka napansin namin na stuck na yung piston, hindi na namin pupwersahin yan. Kailangan repairin na rin. Kaya nga lang, kahapon nga nagkaroon na ibang problema. Hindi naman talagang problema. Nahuli lang ako na nagbibideo nung yun yung bagong head of security namin. Unang araw niya ng trabaho dito. Kaya nag-iikot sila kasama yung mga security. Bago matapos yung video natin, shoutout po muna ulit tayo. Shoutout po kay Albert Viajero. Hello bro. Shoutout din po kay Chris Agustin at kay Anip Codilan. At sa lahat po ng mga sumusubaybay sa channel natin, maraming maraming salamat po sa inyo lahat.